Yan, good morning mga ka-boss B. Excited tayo ngayon. First ride impression tayo dito sa ating bagong motor. Yan, mamaya makikita nyo yung ating bagong motor na nabili. Kasi yung ating motor na si Thanos, yung aking Honda XADV ay nabenta ko na. Then yung pinagbenta noon, siyang binili ko nitong bagong motor. Kaya medyo excited tayo, bagamat wala pang RCR ito. Medyo naglalakas loob tayo na ay labas-labas paminsan-minsan para naman mapainit. Tapos first ride impression. Yan. Mga ka-boss, napakaganda nitong bagong motor. Siyempre, maganda sa akin. Aywan ko sa inyo. Yan, ito ang aking bagong motor. Napakagaan. Yung kanyang handling, napaka-comfortable. Upright position siya. ADV rin. Adventure bike din mga kamboswi. Although medyo mataas, seat height niya ay 850 mm. Tama ba ako? 850 mm. Ayan, tama, 850 mm yung taas. Kaya mataas talaga. Pero kung ikukumpura kay Thanos yung aking Honda XADV na 750cc, higit na mas magaan itong aking motor ngayon. Ito, wala pang pangalan mga ka-boss, kaya paala kayo. Hindi ko alam kung ano ipapangalan ko pa. Yung aking OBR, tinatawag Tutubi. Si Tutubi daw. Tutubi. Yan. Chill ride lang muna tayo dito sa ating bagong motor. Kasi may restriction pang sinabi yung mekaniko ng Honda. Maximum 100 kilometers muna daw per bago yung kanyang first checkup, first change oil, first 1000 kilometers, 5000 RPM lang daw muna at 100 km per hour yung maximum. So yan, ulit-ulit tayo. First impression ride, maganda. Napakadaling i-banking-banking. Ayan. Ayan, oh. Tercera. Kakabig pa ng ano, 100. Ano pa ba? Masarap siyang dalhin. 208 kilogram dry weight mga ka-boss B. Magaan. 20 kilo lang ang ibinigat dun sa aking C400. Yun kasi ay 160 ba? 168 mga ganun. So almost 30 kilos. Sobra 30 kilos ang ibinigat pala dito. Pero yung kanyang handling, kung paano mo siya bitbitin, napakagaan mga ka-boss B. Hindi ako nagbibiro, napakadali niyang akay-akayin ngayon. Hindi katulad nung aking dating XADV, medyo mabigat. Yung paghinto mo pa lang, kakabig na siya ng pakaliwa or pakanan. Once na medyo nagbagal ka dito, hindi, kayang-kaya po siyang ano, iliko-liko. Kaya masaya-masaya ako, nabili ko itong motor na to. Hindi ako nag-aalangan na uminto. Yun nga lang, tip to. Sa mga susunod na vlog, pakita ko sa inyo yung aking position dito sa ating bagong motor. Kung ano yung riding position natin. Lalo na kung nakahinto. Taas. Ang taas mga ka-boss B. Sa kakakaya kung ang height ay 5'3 lang. Nako po. Ayan. Dire-diretso na muna tayo sa ating takbo. Dito na tayo sa may bandang Ebel.
hindi tayo makarating pa sa expressway mga kaboss B, kasi wala pang ORCR, hindi pa nakarehistro. Although pinaprocess na yung rehistro, hindi ko alam kung makakakuha na ako ng aking RFID. Pero ang pagkakaintindi ko kasi, hindi ka hanapan ng ORCR pag may plaka ka, o kaya may MB file ka dito sa likod, o kaya mayroon kang conduction sticker. Hindi ka nila hanapan ng ORCR. Pero kasi ito, press na press pa, wala silang ibang makikita ang impormasyon tungkol sa motor na ito. Kaya palagay ko, hindi pa nila ako bibigyan ng RFID. Kaya ito, dito lang muna tayo. Wala muna ang expressway gaming. Hindi muna tayo makakatawid ng expressway. Yan, kulay puti ito mga kaboss B. Ganda. Yan, tercera yan mga kaboss B. Yan o, tercera yan. Kwarta na tayo. Napakantindi ng kanyang batak. Malambot yung kanyang shock suspension. Mamaya review natin siya, baba tayo. Pakita natin kung ano yung mga stock nito. Stock mags. Hindi, stock mags ba? Hindi mags eh. Rayos. Yan, pakita natin mamaya yung stock nito. Kung ano-ano yung mga nandito. Tapos mamaya titingnan din natin itong nasa panel gauge natin. Kung ano makikita natin. Yan, sige mga kaboss, mamaya na ulit. Kuwan tayo. Ito na yung bagong motor natin. Yan, ikutan muna natin ha. Yan. Yan, kasama natin yung OBR natin, no. Yan. Napakaangas mga kaboss B. Ayan, no. Yan. Okay, isa-isay natin yung stock na bit-bit nito. Ang motor na ito nga pala ay Trans-Alp 750. So gawa siya ng Honda. Ito Honda Trans-Alp. Sa kanyang displacement ay 755 cubic centimeter. Yan. Itong kanyang harap na gulong mga kaboss B, 21 inch na tube type, ibig sabihin hindi siya tubeless mga kaboss B. Meron siyang Nissin caliper, tapos dual disc brake na hindi ko alam yung sukat. Tapos ang kanyang likod ay 18 inches mga kaboss B. Yan, hindi siya mags, rayos. Yung ibang specs nito kagaya ng kanyang Showa, hindi ko alam kung ilang gaano kahaba yung kanyang suspension ito. Alam ko 17 inches ba yan, hindi ko alam yung gaano kalaki lulupog nito. Tapos
Ito yung kanyang stock. So nabili ko to 598,000 sa Honda dealership nila, plus 4.5 na registro for 3 years. Yan mga kabosbi. Ang kinawa natin kulay puti, kasi ang puti makikita mo sa kanyang wheels, spoke wheels ba tawag dyan, kulay gold, hindi kagaya yung itim, black lahat. So kasama sa stock nito, ang akala ko nung una ay quick shifter. Ito, akala ko may kasama na siyang quick shifter. Yun pala, separate na bibilhin. So siguro pag-iisipan ko pa kung mag-upgrade ako ng quick shifter. Auto blip yan, tsaka ano, quick shifter na pataas. And then kasama sa mga upgrade ko siguro is itong ating shock. Kasi kung tatanungin nyo mga kabosbi, ang seat height nito ay 850 mm, so medyo mataas yun sa height ko na 5'3". Sa mga susunod na vlog natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung riding position ko sa 850 mm na seat height. Yan. Yan. Mga kabosbi, meron siyang provision dito na para sa USB charging. Aalisin lang ito. So additional, siguro upgrade na naman tayo dyan. Nakabili na ako ng cellphone holder na ilagay ko na. And then additional na mga paglalagyan ng, kung mayroon kang GoPro, lagay dito, lipat lang. Tsaka kung may extra ka. Yan mga kabosbo, wala siyang kwan, wala pa siyang top box, bibilang pa natin. Actually naka line up na yung mga binili natin. Nakapag order na ako ng kanya magiging crash guard, tapos syempre yung ating auxiliary light, palalagyan din natin to para maliwanag naman yung ating mga night driving. Tapos yung sinabi ko, yung USB na charger, dun order na rin tayo. Ito nga palang kanyang LED, nilagyan ko lang ng screen protector, kinat ko mula dun sa screen protector ng computer. Yun yung mga naka-line up na upgrade nito, plus siguro papalitan ko rin yung kanyang busina. So ito, quick review lang naman tayo. So buksan natin. Ayan. Ayan mga kabosbi, pagkabukas niya, so ito naman yung kanyang busina. Ayan. Yan yung kanyang stock na busina. Ngayon, ang naitakbo pa lang nito mga kabosbi ay 155, kasi itinakbo ko na ito mula Kabanatuan hanggang dito, kasi sa Kabanatuan ko nabili ito. Meron tayong limang riding modes na itong motor na to. Isang standard, rain, gravel, user, at saka sport. Yan, lahat yan adjustable. So yung ginagamit ko lang naman ay itong standard mode. So pero dito sa user mode ay na-adjust daw ito ABS. Pwede nating i-off yan, yung ABS. Pwedeng i-adjust natin yung power.
pati yung traction control. Itong ating windscreen is ganyan na lang kataas, pero may mga upgrades yan na may mga deflector na nilalagay dito para hindi tumama sa ating mga braso yung hangin, or may mga nagpapalit nito, pinatataasan para hindi tumama sa helmet. Buksan natin. Nasa process pa lang siya ng registration, naghihintay pa tayo ng ORCR, kaya hindi pa natin siya maitakbo ng malayo. Baka mahuli tayo kasi no plate, no travel ang policy ng ating gobyerno, kaya dito lang muna siya sa tabi-tabi. Yan, mas ganyan maigi mga kabosby. Yan. Okay, sakyan na natin mga kabosby. Yan. Ang saya-saya natin mga kabosby. Diba? Standard lang tayo. Yan. Ah, pakasarap dalhin ng bago nating motor mga kabosby. Daan natin dito sa Malubak. Malubak daw to. Ayan, kaya ang adventure bike eh. Bali wala yung mga lubak-lubak na yan eh. Sa Commonwealth mga kabosby, dito natin testing-testingin first impression ride itong ating motor. Ayan, napakasarap yan dalhin, napakagaan ang pakiramdam. Actually nung unang nilabas ko ito mga kabosby, kasi nga 850 cm yung seat height nito. Abay, tipto na tipto na nag-aalangan pa ako na sakyan or baka matumba. Pero ngayon kasi parang nasanay na rin ako, kaya okay na siya. Ngayon ang target, hanap muna ng top box. Ano bang magmamatch dito mga kabosby? Kulay puti. Meron tayo pinupunteria duhan na top box or sick. Kulay puti.
Yan mga kabus pi, yung ating short ride impression tsaka counting detalye dito sa ating bagong motor, ang ating Transalp 750cc na kulay puti. Ngayon, hindi ko pa nabibigyan ng pangalan itong ating motor. Hindi ko alam. Comment down below sa mga suggestion nyo kung may naiisip kayong ipangalan dito. Itong OBR ko, tawag Tutubi. Hello? Tutubi? Naiisip ko naman si Lupi ng One Piece. Kayo, kung mayroon kayong naiisip na ipangalan, consider natin. Yan. Yan mga kabosbe, salamat salamat sa inyong panonood. Ito yung update sa ating bagong motor. Mag-subscribe na po kayo dito sa ating YouTube channel, Boss B Adventure Rides, at saka sa ating Facebook page. Paki-like po ang aking mga videos. Maraming maraming salamat po. Bye bye.